at nanganganib yung kanilang hanap buhay. We give you the assurance po. Bakit may mga pumapalag? Dapat managot itong mga LTFRB at UTRA. Tumatawa po sila. Bakery, jeepney drivers, tapos ngayon bibigyan ng negosyo ng bakery. Pinapatay ang may pamilya. Anong ginagawa nila? Kasi gusto nilang hulihin kami. So, ibig sabihin, hindi maayos ang pamamalakad. Yes, dapat huwag putulan ng budget. Yes po, tama yung, po. Yung DOTR, LTFRB, tama? Opo. Binigyan ng budget ng 314 million, hindi naman ginastos. Ayun po yung nasa... Binigyan ng 45 million budget para sa modernization program, hindi ginastos. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo. Dapat huwag nang bigyan kung ganun, hindi nyo lang pala gagastos eh. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo masusing na pagsilip sa mga ganyang bagay. Hindi naman po namin sila kakampi. Ang aming po sinasabi, kung may sila po may problema, edi Idol Rapid, tapyasin mo po yung mga may problema. Ang sa amin po, kami po ay dapat mabantayan po ng ating gobyerno, ng audit na ibibigay ng tama para sa sektor, para po, yun po kasing budget para sa education po, capacity building po sa mga cooperative, sa mga transport, kasi po ito hindi simpleng transport lang. This is business. Meron na kinakailangan po natin may ayos. 45 million, hindi naman ginastos. Sila po magpapaliwanag doon. Ba't pa natin bibigyan kung hindi nilang gagastusin? Kinakalawang lang yung pera doon sa... Yun po yung hinihiling namin sa inyo po, mga mabatis. Sa tulungan po kami na maibigay sa amin yon. Thank you po, Mr. Kumia. Mr. Chair. Yeah. Chairperson, Guadis. Yun pong sinasabi niyong budget, hindi po nangyari sa panahon namin. That was during the previous administration po. Yun hong sa Boracay, hindi rin po nangyari sa panahon namin yon. When I came in po, lahat ng meeting namin sa central office lang po. Nandiyan po makakapagpatunay yung mga transport groups na sila po ang magtitistiko na wala pong nangyaring ganun sa time namin. So yung nangyari nung nakaraan, hindi na mangyari ngayon? Hindi. Under your watch, hindi na? Hindi po mangyari sa panahon ko. We gave you the assurance po. Bakit may mga pumapalag? May sumasabi hindi, sabi nila. Tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolpo na talagang LGU at LTFRB, connivance talaga. Sa modernization dyan. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin, nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na Asinso. So, paano kami maniniwala? Ngayon, sa Bacolod at sa Iloilo, magra-rally na ang mga nagko-coop at nagko-operatiba. Yung mga Modernize Association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kolorom. Kami daw ay kolorom. Ngunit, nang nag-declare si Yusik Ortiga at saka si Chairman na kolorom kami, yung OIC namin ina-affirm na hindi kami kolorom. Yung prangkisa namin, hindi lang nila inirenew dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, 35 days na ngayon, balik pasada, balik prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang Bacolod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami, na hindi consolidated? Walang prangkisa, matuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirenew, paano ang mga pamilya namin? So ngayon, matuloy kaming sinasychological trip ni DOTR at LTFRB na hulihin kami dahil kororom ngayon. Ide-declare nyo kami kororom. Si Altura nag-affirm na hindi kami kororom. So ano pala ang totoo? No? Bakit hindi nyo kami inirenew? Ang sa amin niya, panawagan namin, ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para ma-renew ang aming mga prangkisa. Ngayon, ang ginagawa ng LTFRB, mag-shocus order daw, mag-proseso daw ng mga requirements. First time kaming grupo nakatanggap ng shocus order. Ano ang sinasabi ng shocus order? May kopya tayo dito. Explain mo lang. Bakit hindi makancel o ma-revoke ang aming prangkisa? Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming prangkisa, anong next? Siyempre, motion to allow
renewal of franchise. So that's why Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30, i-renew ang aming mga prangkisa. At saka yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi, napilitan lang yun ng consolidation, pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground yung mga operator na nagpa-consolidate. Hanggang ngayon, walang dibidendo yun. Sa Bacolod at sa Iloilo, nag-rally. Walang binipisyo. Masining sabi nyo, government sa benefits, wala. So paano kami sasabay sa modernization ninyo? So ang sa amin lang ganito, go-go kayo, congratulations, kung maganda sa inyo ang modernization. Pero sa amin, irespeto yung karapatan naming mabuhay, ang pamilya namin. Kaya kami humihingi ngayon sa mga senador na nandito, i-renew na ang prangkisa namin. Dapat managot itong mga LTFRB at DOTR eh. Tinachap ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyernong ito? So anong mangyayari sa Bacolod? Kasi nagkunay bans, yung LGU, yung LTFRB, yung mga korporasyon at kooperatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? O sinubukan naming nagbiyahe? Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung prangkisa namin. Hindi kami rebook. Sige. Pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Aware ba kayo? 50% daw ang naapektuhan at hindi makapagbiyahe ngayon. Thank you, Mr. Chair. Salamat po, ma'am. Yeah. Ma'am, si Chair Guadis po magsasabi regarding sa percentage po. No? Idagdag ko lang pero po. Pero alam niyo po itong problema sa Bacolod. Yes, definitely. Ba't hindi po in-address? Ba't hindi po inapuntahan o kinakausap sila? Unang-una po, nagpunta kami mismo ni Chair Guadis sa Bacolod po. And in kailan fact, po? That was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Eh sabi niyo, bababa pa nga raw, 50%. Hindi po. Sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Mr. Pwede Chair, makita yung data, yung figures niyo, isabit niyo po sa amin. Hindi, kasi sinasabi niyo more than 50%, sinasabi niya 50 at bababa pa yung iba na pilitan. I tend to agree. Siyempre po, kaysa naman mawalan sila ng buhay, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga ano yun, komportable para sa sitwasyon nila. If I may, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, nagpunta po kami sa Bacolod. That was 2 months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung buong yung sanggunian po at saka mga local officials ng Bacolod. O puro official, bakit wala yung sa ground yung mga maapektuhang mga jeepney drivers operate? Bakit yung mga official? Yan nga sinasabi niya, nakukunaybans daw kayo LGU at saka LTFRB, DOTR. Dapat pag ganon, meron doon sa ground kayong kinukonsulta din. Yes, Mr. Chair. Ang rason naman kaya kami nagpunta doon, una, chinek namin yung estado ng mga kooperatiba, chinek namin yung local yung route rationalization nila, and then nung sinabi nilang may mga kakulangan pa po, agad po namin na tinulungan, nirevisa ho namin yung local transport plan ho nila to accommodate more participants doon sa modernization program ho. We did that. Kaya po tumaas ng malaki because yung ginawa po namin together with Mayor Benitez and Sanggunian po, in-address po namin yung concerns ng mga transport leaders doon. So, meron naman ho kaming nagawa na win-win situation po. As to the figures, Mr. Chair, please give us a little more time. Chine-check ho namin ngayon sa opisina kung ilan ho yung actual percentage sa Bacolod. So paano yung sinasabi niya 50% sa kanila na wala ng trabaho at hindi na alam ang gagawin? Paano po yon? Malaki po yung 50%. Eh kung 15%, medyo okay-okay pa sa tenga. Pero 50% masakit sa tenga ang apektado. Mr. Chair, may I be at nanganganib yung kanilang hanap buhay. Mr. Chair, for Region 6, Mr. Chair, hindi, sa Bacolod po.
kasi taga-Bacolod pong nagsasalita kanina. Bacolod lang po tayo. What we have, Mr. Chairman, we be given a little time. Ang nasa akin po is Region 6, which is an 83% ang consolidation rate po nila for the entire Region 6. May we be given? For the entire region, pero yung sa Bacolod mismo, sinasabi nga po ni Ma'am Sembrano, e 50% sa kanila ang apektado ngayon ang hindi pasok sa loob. At yung 50% na kabila ay napilitan lang at mababawasan pa yan, magkakaroon doon ng rally. So ibig sabihin, hindi maayos ang pamamalakad yun doon sa Bacolod kasi ang sinabi nyo kanina, kumonsulta na kayo sa mga LGU. Kayo-kayo nagkukonsultahan na hindi nyo sinama sila. Aragdag. Ma'am. Mayroon tayong actually sinasabit dito sa Senate at saka sa Congress na yung reklamo. Mayroon tayong kooperatiba doon, pag-aari ng Cebu Peoples, taga Cebu. Sino po taga Cebu, Cebu Peoples. Sino po yun? Cebu Peoples po. Sino mayari noon? Parang kooperatiba yan galing Cebu. Na pumunta sa Bacolod. Pumunta sa Bacolod. Siya yung nag-operate ng ruta kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Sila yung nag-operate ng Cebu Peoples doon sa Fortune Town. Ngayon, ang mga operators dyan na malapit 40, 40, na problema na ngayon kasi parang yung naglumabas sa media na nagrarally doon sa ano, na parang inaano nila, hindi nila pinalabas yung mga jeep, ang mga bus nila. Kasi tinitake over ng Cebu Peoples at mga hindi operator, yung mga kooperatiba nila. Yung mga operator nila, wala ng mga right doon sa kooperatiba nila. Okay, so bakit niyo pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bohol? Dapat kung sa Bohol, taga Bohol ang mag-operate. Mr. Chair, may I be recognized again po? That matter po na sinasabi niya has already been raised in an investigation conducted by the Committee on Transportation. Ano pong result ng investigation niyo po, sir? Meron na pong resolution din ng House. May we be given at least 24 hours to submit to you the report. Na-take yes. up na rin po lahat yan. Okay, and gusto ko pong makita yun. Yes, really interested. Yes, Mr. Chair. Within the 24 hours, nasa sa mesa na huhunin nyo yung findings. Okay. Sige. Isa na lang, ma'am. Gusto na magsalita? Si Mr. Bahia from Biyahe? Okay. Yeah. Yes, sir. Corporation po kami. Corporation po kami at meron po kaming lumang jeep. Meron din po kaming Euro 4 at meron din po kaming electric jeepney. Napakaganda po ng electric jeepney. No, maaaring mas mahal po siya sa simula pero ang nasa-save po namin sa gasolina, ang aping Euro 4 po nasa mga 1,500 ang gasolina sa isang araw. Ang charge po ng electric jeepney nasa mga 400 lang po, less than 400 a day. So malaki pong savings yan, no? Maliban dyan po, napakalaki po ng savings namin sa maintenance. Kasi wala po yan, change oil. No, napaka-konti ng pyesa, baterya, battery management, electric motor, na napakadaling gawin. So ang maintenance requirements na napakababa. Ang maganda po dyan, maliban sa nakakatipid sa maintenance, lagi pong tumatakbo yung sasakyan. Kasi po, ang Euro 4 namin, kailangan i-change oil, nasisira ang aircon. Pag nasira, medyo kailangan gawin ng ilang araw. So, ang laki pong bagay ng electric jeepney. No? Ngunit, sa ngayon po, meron kami electric jeepney na local din po ang gumawa. No? So, meron naman po local na electric jeepney. Ngayon, sir, ang gusto ko lang pong paliwanag, 3 million, 2 million, o 1 million man ang jeep, ito ba ay kakayanin ng operator? No? So, kanina po, Mr. Chair, nabanggit nyo na may oversupply ng jeepney. At alam po natin, pag may oversupply, ang solusyon po talaga, mabawasan. No? Ang oversupply po ng jeeps, ito po ang rason bakit hindi makayanan makabili ng modern jeeps. Kaya nga po, nabulok ng mga jeep, no? Naghahati-hati po ang driver sa pasahero, cost din po ito ng traffic. No, isa pa pong rason, ang traffic ay yung boundary system.
na kanya-kanya, ito po ay dahil individual po ang operator o driver, gaagawan sa pasahero. Disorganized po yung operasyon, no? Too fragmented po yung industry. Walang standard sa operational hours. Pag sabi nga ni Freddy, pag gusto nang umuwi, pag naka-boundary na, uuwi na, kahit mayroon pang commuter sa gabi, no? Ngayon, ang isa pa hong problema ng lumang sistema ay yung koloro. Marami na hong tampered ang plaka, marami na hong... Kaya mayroon po sa amin nagko-consolidate na hindi namin matanggap. Kasi po, ang kanilang prangkisa matagal na pong expired. Ang LTO po nila, matagal na hong expired. Ang chassis po nila, tampered, nag-restamping na. Kaya hindi po namin sila maisama sa konsolidasyon. So naniniwala rin po ako na yung mga hindi nag-consolidate ay maaari din po sa mga rason na ito. Isa pong, yung isa hong organisadong pagpapatakbo ng mas konting jeep ang kailangan sa kalsada, bawas traffic, no? Demand-based dispatching, headway system, at hindi terminal na nagpapahirap po sa commuters, no? Ito po yung mga, gusto ko lang ho isa-isayin yung problema ng lumang sistema para po ma-compare natin kung ano naman po ang benepisyo ng modernisasyon. Kasi kaya po nagkaroon ng modernisasyon dahil po sa mga problema na to. No, yung kanya-kanya, walang operational hours, sobra ang jeep, pero hindi pa rin sapat. Kasi kanya-kanya eh. No, meron dyan, alas tres, maka-boundary na, uwi na. Ang isa pa pong masakit sa lumang jeep, dahil po kalumaan, nag-interview po ako ng drivers namin na galing dyan, ang biyahe lang po nila sa isang araw, sa isang linggo, 3 hanggang 4 na araw kasi madalas po sira. So hindi na po hindi po natin na-address yung transit reliability para sa pasahero dahil ang pasahero natin ang number one natin stakeholder sa transportasyon. Oh, sir Maxim, kung may kooperatiba, sino ho yung magmamanage ng maintenance? Kami po ay korporasyon. Wala naman hong pagkakaiba ang kooperatiba sa korporasyon. Form lang po yun. Pero mo kami kasi ang requirement mo, kasi very supportive po kami rin sa programa. Meron po yan kailangan na technician, safety officer, may sarili po kami motor pool. Kanina sa nabanggit nyo yung charging station. Ang charging station po sa public utility ay hindi po recommended na ilagay po sa labas. Kasi pipila po tayo ron kung meron iba po nagcha-charge, no? Hindi rin po yan reliable sa mga gasoline station. Kasi ang pag-charge po ng top-up, 30 minutes. Ang pagpapagas ng gasolina, 5 minutes. Kaya. So dapat meron isang terminal na doon talaga? Garahe po, sir. Ah, garahe. Garahe po. Nasa garahe po, nagcha-charge overnight. So yung mga electric jeep po namin, tatakbo buong araw, sa gabi, magcha-charge po yan. Kasi ang overnight charging po, maganda rin po yan sa baterya, hindi agad masisira. Hahaba po ang buhay, kaysa po sa fast charger. So, yan po yung gusto po namin i-share sa inyo experience namin. So, bawat isang garahe, ilan ang pwedeng mag-charge ng magdamagan? Laki ng garahe. Meron po kaming garahe na 15 lang po yung tumatakbo ron. 15 po ang charger namin doon. Okay. Pag marami po, mas malaking garahe, hindi naman po kailangan 1:1 ang charger kasi 3 hours charge na po yan. Okay. Madaling hour, pwede na pong lipat. Sige. Meron lang pong importanteng katanungan dito sa DOTR. Kailan ba yung target ninyo na magkaroon na ng full implementation dito sa modernization program? Kasi meron 81% ang pasok na, nasa loob na. 19% hindi nyo pa nakukumbinsi. Siguro, diyan kayo talagang nakulang sa departamento yan, sa information dissemination, pag-ugnayan sa kanila ng tama. Kailan po na makukumbinsi nyo itong 19% na para pumasok na sa sistema? Your Honor, yung tungkol po sa consolidation, yung sinasabi nyo po 19%, tapos na po yung consolidation. So, ibig ko sabihin po, sa ngayon po, yung lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na pwedeng mag-consolidate kasi nga po, nagbigay na tayo ng deadline, which is April 30. So, meron yung 19% na hindi nag-consolidate, tapos yes. Na yon. Yes, tama po kayo. So, ano mangyari dito ngayon sa 19%? Dyan po papasok yung tinatawag nating social support po, no? Yung DOLE, meron po silang entrepreneur, at saka yung TESDA, yung super scholar po. At lumapit na rin po kami sa DSWD para maging pangatlo silang ahensya
natutulong dun sa hindi lamang sa hindi nag-consolidate, pero yung mga apektado rin na sektor sa transportasyon na pwede nating tulungan po. Kaya nga, anong klaseng tulong? Unang-una po sa entrepreneur, ito po yung sila po bibigyan ng livelihood po. Gaya na kunyari po, yung worth 30,000 na na pondo po, like loading station, or gusto po nila pumunta sa ang iba po yung sa paggawa ng sa bakery po, yung pag-aaral tungkol po sa isang negosyo. Or tumatawa po sila. Bakery, jeepney drivers, tapos ngayon bibigyan ng negosyo ng bakery. Hindi sila marunong magmasa ng tinapay. Ang minamasa nila yung manibela. Sa totoo po, binigyan po natin sila ng oportunidad na maging driver. So, decision naman po nila yon. At saka, just to clarify lang po. Pero, okay. Yan po ba yung naiparating sa kanila? Nasabi sa kanila yun? Yes po, naisabi po yun sa kanila. Kaya nga, marami na po nag-a-apply sa amin regarding which to choose. Dagdag lang po, siguro kaya hindi rin naging successful yung programa na to noong the past years. Kasi nung panahon na yon, parang hindi pa po sigurado yung programa dahil sa delays. Okay. But now that the consolidation is final, ngayon na po sila talagang lumalapit dahil alam nila na tapos na po yung consolidation. Okay, sige, pagbigyan natin. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si ano, Kabakod? Sige. Pagbigyan natin, kanina pa siya taas ng kamay. Ma'am, pangalan niyo po? Good afternoon, Mr. Chair. Ako si Lilian Cebrano, presidente ng Kabakod Negros Transport Coalition Bacolod sa Region 6. No? Gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. Kasi kung balikan natin yung POVMT, kahit sa Kongreso, dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag-aralan ng mabuti. Kaya nga, yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa Kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami. Yan na nagpa-consolidate kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. But sa Bacolod, ito ang nangyari sa amin. Yung LPTRP sa Bacolod, October 21 ina-approve, hindi nakadaan yon sa public consultation.